Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasabay ng unti-unting paglapit ng Kapaskuhan, ang paglapit din ng binabantayang sama ng panahon na tuluyan na ang naging isang tropical storm. Alamin yan at iba pang detalye mamaya. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako ang inyong makakasama ngayong araw ng Linggo, September 23, 2018, Patrick Obsuna at ito ang Panahon TV. Magdadalaman ng mga pag-ulan ang tropical storm na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huwag pa rin nating kalilimutan na sa bawat pagtila ng ulan, sikat ang araw upang batiin tayo ng magandang gising. Ang sunrise natin sa ganap na 5:45 na umaga at ang sunset o yung paglubog nito along the horizon ay sa ganap na 5:53 ng gabi. Sa paglapit nga ng sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility, magdadala na ba ito ng mga pag-ulan? Para magbigay ng mas detalyadong lagay ng panahon, narito at makakaparayam natin si Pag-asa Weather Forecaster, Meno Mendoza. Magdang umaga sa iyo, Meno. Unahin na natin agad yung binabantayang nating sama ng panahon sa labas ng PAR. Kailan ba ito inaasahang pumasok sa Philippine Area of Responsibility? Magandang umaga din, Patrick, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para sa ating update, bahagya pa rin lumakas itong ating binabantayang bagyo. Ito ngayon ay isa ng severe tropical storm at may international name nga ito na Tramil. Sa kasalukuyan, ito yung nasa layong 1,580 kilometers silangan ng gitnang Luzon. At may taglay itong lakas na hangin na umabot sa 100 kilometers per hour malapit sa gitna at may mga pagbugso naman na umabot sa 120 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos sa direksyong west-northwest o kanluran hilagang kanluran sa bilis naman na 20 km kada oras. At inaasahan na ang bagyong ito ay posibleng pumasok ng Philippine Air of Responsibility ngayong maghapon. Meno, ano naman ang magiging lagay ng panahon ngayong araw at pakidagdag mo na rin kung may nakataas ba ang gale warning sa mga baybaying dagat ng Pilipinas? Okay, para sa magiging lagay natin panahon sa araw na to, dahil nakaka-apekto pa rin itong ating ITCC or Intertropical Convergence Zone dito nga sa Katimugang Luzon, Kabisayan at Mindanao. Patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga thunderstorms dito sa probinsya ng Palawan, sa buong Kabisayaan at sa buong Mindanao. Samantala, dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan pa rin natin ang maaliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga panandali ang buhos ng ulan na dulot pa rin ng ating mga localized thunderstorms. Sa ating mga mangingisda naman, gumagamit ng maliliit na sakyang pandagat, wala tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan, kaya ligtas pa rin sila makakapalaot sa anumang baybayang dagat ng ating bansa. Kaya lamang ibang ingat pa rin ang ating paalala dahil ang magiging kalagayan ng ating karagatan dito nga sa hilaga at silang ang baybayang dagat ng ating bansa ay magiging katamtaman hanggang sa maulan. Nakapanayam natin si Pag-asa Weather Forecaster, Meno Mendoza. Maraming salamat, Meno, sa ibinahagi mong impormasyon ukol sa lagay ng panahon. Dahil Intertropical Convergence Zone ang nananatiling dominant weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa, importanteng malaman kung ano nga ba ang weather system na ito. Narito ang isang napapanahong kaalaman. Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay isang imaginary line kung saan nagsasalubong ang dalawang magkaibang hangin. Ang isa nagmumula sa Northern Hemisphere at ang isa naman galing sa Southern Hemisphere. Dahil dito, nabubuo ang makakapal na ulap na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan, maaring maranasan ang pagbaha sa mababang lugar o pagguho ng lupa sa mga mulubunduking lugar. Ang ITCZ ay tinatawag ding breeding ground of low pressure area. Ibig sabihin, dito kadalasang nabubuo ang mga sama ng panahon o weather disturbances.
We'll be right back.